Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ulitan ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Manabi ko, ito sabihin ko sa inyo ha. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Nabinigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President. Si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Okay, Inday, do not. Huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na sa mga... yung mga gustong... ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romualdez gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. So, ang ibig sabihin, hindi ka tatakbo si Vice Mac. Si Vice Inday Sara, mga kaibigan, bilang Pangulo. Pero sana tumakbo, mga kaibigan. Ano? Kasi sigurado yun. Babahain ng boto yun, mga kaibigan. Inday Sara. Ako, sabi ko sa'yo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, wag ka na mo. Ako na magkampanya sa'yo ngayon. Gusto mong presidente? O, mga Filipino people. Subukan ninyo si Romualdez. Nung pinsan ni Marcos... na anak ni Senior Marcos. Sige. Butuhan na ninyo. Huwag ka na magkampanya, Speaker. Ako na mismo ang nagsabi sa Pilipino, butuhin ka. Ngayon. Bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapagkonsabo dyan sa Congress. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya, ilan ang namatay na pinatay ninyo ang pulis pati military. So yun ang ano mo mayo, yun ang sinasabi mo na the sentiments of the police, the military that have been killed in this insurgency war, tapos makita nila isang leader nakipagkaibigan doon sa alam nilang nasa white area, yun ang foreboding ng tao na baka may sentimento eh. Kaya ako Pastor, hindi ako, I'm not worried na they will prevail sila ni mag I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung PMA. Ano lang yung makalitin lang yung nagatingin niya ng kung saan papunta ang bayan natin. You are just saying the sentiment. Tapos inakusahan ka nila na you are the ones initiating destabilization, which is not destabilization. Wala, stabilization. Bakit ano? Oil or the military? Anong pagtingin mo sa mga military? Bubok? So yung nakikita natin, the military, the police are protecting this government from the insurgents who want to topple down government. And when you see a leader colluding with them, yun ang delikado. Kaya matapang sila eh. Kasi matapang sila mag-question. But the military is just listening. Alam, kilala nila si Inday. Mayor si Inday. Billion ang dumaan sa kamay niya ng mayor pa. Matagal yung mayor dito rin. Kagaya ko. Kagong Duterte yung mga kaibigan, walang bahid na corruption niya mga yan. Baliktarin mo man ako ng baliktarin. Bahid lang nila mga kaibigan, payig kamay na bakal. Pero yun ang kailangan ng Pilipinas mga kaibigan para magkaroon ng disiplina yung mga tao. Di ba? Rin ninyo, punta kayo sa bahay ngayon, sama ko.
Tingnan ninyo yung bahay ko. Ayan, napunta lang ng pastor. Nagpa-blessing ako sa bahay ko. Ito, totoo, ha? Kasi maraming mga short workers na sumama sa kanya. Hindi kami nagkasya sa bahay ko na pinablessing ko. Ayan si pastor. Teacher's village yun yung mali. Ngayon, hindi ako magyabang. Yung kapatid ko nakabili rin ng isang unit. Ngayon, nung umalis na siya kasi yumama na, binili ko na. Kaya maluag na ng konti. But at the time nag-blessing kami, binili ko yan para sa sarili kong bahay. Ako ha. When I established a family home. Ako. Ang nag-blessing niyan si pastor. Kayong buhay pa nandyan, na Ingrid, hindi kami magkasya lahat doon sa bahay nung nagkain kami. It's the same house until now. Sa labas sila nagkain. Ngayon, buhay pa yan ang sila lahat. Na ngayon, magpunta kayo sa bahay ko. Marami man tao, everyday, maraming tao doon nagpa-picture. Eh, yan yan ang ano ko kung bakit. Nagtataka ako. Hindi naman ako nagyayabang. Hindi naman dapat ipagyabang yan. But everyday dyan, maingay talaga dyan sa labas. Lalo na yung mga hindi taga Davao. Magpunta dito, magpa-picture lang sa bahay ko. Yung bahay ko ngayon, merong second floor. Maliit lang rin. Para lang, kasi nung nanganak ako, dalawang kwarto lang eh. So nanganak ako, nilihi kami magkasya, yung bata, pati yung asawa ko, yung sa kabila, nang alang yung mga helper, patulog mo sa labas. Napagawa ako ng kwarto. Marami na punta na doon. Mga senador, pati congressman. Ay ano? Prime Minister, Rabi. Yung nabili ko, yung original, yung second floor. Yung nabili ko, yung kapatid ko. Yan, yung bahay ko. Pero kung magpunta kayo dyan, sa kala mo malaki yan, so only good for about, hindi ba yan mo, napatama si pastor, yung baba dyan bahay na yan. Pati yan, yung bahay na nakikita mo yung may gate, hindi magkasya ang 10 tao dyan. Talungin mo yung mga tao dyan sa village. Hindi kaya, akala mo, tignan mo malaki, pero punta kayo. Yung bahay na yan, hindi kaya 10 tao. Maso 6 pinaka. Sala. Sala, kusina yan, pati likod na. Yung second floor, akala mo malaki yan, isang kwarto maliit na yan akin originally. Noong alis yung kapatid ko, eh yung mama na eh, binali ko. Yan ang sala namin. Wala kaming sala doon sa first. Kasi yun ang original na pinaglalagyan namin ng mga bagay-bagay sa buhay. So, I'd like to make a statement to all and sundry that are insinuating that the Dutertes, Inday and former president are into corruption. You know, you picked the wrong issue. You could have picked any other issues but not this one because you rub us the wrong way because we know them. And the Philippines know them because he became a president. Kaya kayong nag-insinuate na ganito kay Vice President Indat, kay Mayor. You picked the wrong issue. Pick other issues kasi tamla kayo sa tao niya. Hindi kayo mapaniwalaan yan. And look at the way you live. And look at the way the former president live. And Inday. Very frugal, very simple. So, your life tells who you are. Eh kayo, isang taon pa lang, kakabalita na kami. I will not name names. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.